Hi guys, once again mga ka-Bloom and welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video guys, no, bali part 3 yung gagawin po natin about CCTV camera na V380 Pro. Diba nung una nating vlog, in-install po natin sa ating cellphone. So ang gagawin naman natin ngayon is mag-a-add po tayo ng additional cellphone. So bali dalawa na yung i-install po natin or i-coconnect po natin sa ating CCTV camera na V380 Pro. So yun guys, kung gusto mong malaman kung paano mag-install ng additional cellphone, so magiging dalawa na, no, yung i-coconnect po nating device or cellphone sa ating CCTV camera. Bali, ipagpatuloy mo lang po inyong panonood dahil ituturo natin sa vlog na to. So yun na nga guys, no, bago ko i-install yung pangalawang cellphone, ipakita ko muna yung unang na-install po natin or na-i-connect po natin sa ating CCTV camera na cellphone. Ipapakita ko lang po sa inyo na working po siya at maayos po nating nagagamit magmula nung na-install po natin. Siya nga pala guys, no, ito na rin yung tutorial kung paano mo i-add ang iyong cellphone sa inyong CCTV camera na naka-install sa inyong bahay kahit na sa malayong lugar ka sa Pilipinas sa inyong bahay or kahit na sa abroad ka. Pwede mo pong i-install or pwede mong i-install ang inyong cellphone gamit yung method na to, itong ituturo po natin para ma-monitor mo yung nangyayari sa inyong bahay sa Pilipinas kung nasa abroad ka man. So guys, ito yung pangalawang cellphone na i-install natin ngayon. Ang gagawin nyo lang, punta kayo sa inyong Play Store, hanapin nyo po yung apps na V380 Pro na application and then i-install nyo po. After nyo pong ma-install guys, no, i-open nyo agad yung application and then antay lang kayo. I-checkmark nyo lang po yung ano, I have read and agree and then press read and agreed. Pagkatapos nun guys, bali ito na, mag-open na po siya and then i-press nyo lang yung get started. Yan. Since bago sa inyo yung apps at wala pa kayong account, ang i-press po natin is yung register para makapag-create po tayo ng ating account. And then guys, i-verify po natin yung ating account through phone verification instead of email ad. So mas madali kasi guys kung phone verification. So ganito lang po yun. I-press lang po natin yung phone verification na word sa bandang taas and then ganito po yung lalabas. Ang next po natin gagawin is i-select po natin yung country. Ilagay po natin sa Asia. So i-press natin yun. And then sa bandang lower guys, no, i-select muna natin sa Pilipinas bago natin i-enter yung ating phone number. So select natin sa may bandang baba. I-select po natin sa Philippines, so i-press po natin. And then guys, sa pag-enter ng mobile number, huwag nyo nang i-include yung 0, 9 na agad. So ganito lang po yun. Ayan. After nyo pong mailagay yung inyong cellphone number, then press back po sa lower ng inyong cellphone para makita nyo yung icon na next. Press nyo po yan. And then magsisend po ng verification code sa inyong cellphone. And then dito nyo i-enter sa mga box na po yan, yung sinend na verification code sa inyong cellphone. After nyo pong mailagay lahat ng verification code, press next lang po. And then ganito po yung magpapakita. Magpapaset na po siya ng password. I-enter nyo lang po yung na-create nyong unique password sa bandang taas guys and then retype lang po sa lower portion. So after retype ng password, press back lang sa phone and then press next. After nun, ganyan na po yung magpapakita. So login lang po since nakapag-register na po tayo. And then next guys, since cellphone number yung pinang-register po natin kanina, dun po sa account, cellphone number yung ilalagay po natin pero hindi na po natin ilalagay yung 0. 9 na po agad yung umpisa. So bago makompleto yung cellphone number, please make it sure na nakaselect po siya sa Philippines. So hanapin po natin, papakita po natin. Hanapin natin yung Philippines. Yun, i-press po natin yan. Kasi yun yung country natin. Tapos kumpletuhin yung cellphone number and then maglagay ng password, yung password na create nyo kanina. After entering password guys, press back sa phone and then log in. Aantayin lang po natin makapag-login yung ating application sa ating phone. Tapos, ang ginawa ko dyan, prenes ko po yung I know. And then, in-exit ko po siya. Ang ginawa ko dyan, para matanggal yung mga nagpa-pop up, nag-press lang po ako sa lower ng aking phone. And then guys, pwede na po tayong mag-add device, which is yung V380 Pro na CCTV camera. So, i-add po natin.
Sa una kong vlog, no, in-scan po natin yung QR code. Dito po sa second phone, pwedeng hindi nyo na i-scan yung QR code. Kung gusto nyo namang i-scan, pwede naman po. Pero sa akin, i-add ko lang yung device ID ng aking CCTV camera. So, enter lang ako dyan, and then after entering device ID, guys, no, press confirm. And then, antay lang po tayo. And then, guys, magpapakita po yung mga location name kung saan nakalagay yung ating CCTV camera. So, select lang po tayo dyan. I-press lang po dito yung finish. So, after nun, ganito na po yung magpapakita. Dito, sa portion na to, pwede na tayong mag-connect sa ating CCTV camera. After po nating i-press yung window ng ating application na V380 Pro, no, ganito po yung magpapakita. So, mag-a-ask po siya ng password. So, dito guys, sa portion na to, ang ilalagay po nating password is yung password nung unang in-install po natin, yung create po nating password, yung unang pagka-install po natin. So, mahalaga po na naitabi po natin yung password po natin nung in-install po natin, nung unang in-install po natin yung ating CCTV camera para po makapag-add po tayo ng additional device. So, ito po yung ginagawa po natin. Pagka-press po ng confirm, magkoconnect na po yan. Yun po. So, ito po yung slow-mo replay po niya kung paano po siya nakapag-connect. Yun po. So, successful po yung pag-connect po natin. So, ito na po siya. Yan. Inanabigate po natin. So, ipapakita ko po yung isang device, no, yung unang cellphone na pinang-connect po natin. Yun po. Ito po siya. So, i-open po natin. Yun. So, dalawa na po sila, no? Yan. Sabay po sila pag nananabigate po ng ano, ng isang cellphone. So, yun. Successful po yung pag-connect po natin. So, yun na nga guys. Hanggang dito lang po yung ating vlog so far. I hope na nakatulong po sa inyo itong vlog natin about sa CCTV camera na V380 Pro, yung pag-add ng pangalawang cellphone sa ating CCTV camera. So, I hope na nakatulong po sa inyo. Maraming salamat muli. Bye!